ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap maging opsyon ng isang taong hindi sigurado sa seryosong relasyon. Minsan akala mo ay ikaw na yung tinadhana sa kanya. Tapos sa huli katang isip lang pala. Ikaw kabarangay, gaano ka kasigurado sa taong kapiling mo ngayon? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vanessa. 31 years old, taga Quezon City. 5 taon na yung relasyon namin ng boyfriend kong si Nico. Meron na rin po kaming nasimulang small events company. May papakilala ko yung sarili ko bilang isang artistic at adventurous na tao. Since palagi ko rin naririnig sa programa ninyo na naghahanap yung ibang mga letter sender ng kamukha nilang artista, maglalagay na lang din po ako. Para kahit papaano ay ma-imagine ang mga nakikinig ngayon kung anong itsura namin ng boyfriend ko. May mangilan-ngilan na pong nakapagsabi sa akin na kamukha ko daw si Glyza De Castro dahil sa mga mata ko at hugis ng mukha ko. Sinig ko naman ay medyo hawig daw ni Derek Monasterio. Magkaiba ang personality namin ni Nico. Logical at business-minded siya. Samantalang ako naman ay emotional at artistic. Sa negosyo namin siya yung utak at ako naman yung puso. Kampante na kami sa isa't isa, Papa Dudut. Share ko lang na kahit na hindi pa siya nagpo-propose, ay ramdam ko nang papunta na rin kami sa pagpapakasal. Magkasundo na ang pamilya namin. Hindi naman po sa nagyayabang, pero masasabi ko na po na nang panahon na yon ay financially stable na kaming dalawa at handa nang magkaroon ng pamilya sakaling gustuhin na namin. In fact, tuwing may reunion, isa yon sa palaging naitatanong sa amin. Kung kailan kami magkakaanak at kailan lalagay sa tahimik at bumuo na ng sarili naming pamilya. Noong nagkaroon ng isang yoga at spirituality event na pinaghandaan namin, isa sa features ng nasabing event ang libreng hula gamit ang tarot cards, Reiki healing at kung ano-ano pa. Mukhang masaya magpahula gamit ang tarot cards, pero hindi naman ako nagpapaniwala sa mga ganon. Pero dahil nga nasa event na rin naman ako ay napagkatuwaan kong magpahula. At sa palagay ko, yun na rin ang simula ng paggambala ng tahimikong buhay, Papa Dudut. Hi, magkano po magpahula? First time mo bang magpahula? Opo, first time ko lang. Gusto ko lang pong subukang magpahula. Sige. Pero magkano nga po? 500 kapag mga tanong-tanong lang. Pero kung babasahin ko naman yung buong baraha, 2,000 yun. Ah, sige. Yung tanong na lang. Oh, sige. Maupo ka muna. Ano ba yung tanong mo? hindi ko rin po alam eh. Yung madalas na tinatanong sa akin tungkol sa pag-ibig. Marami rin nagtatanong tungkol sa trabaho o sa kinabukasan. Ah, ganun po ba? Ano kaya? Sige, ano na lang. Kailan ako ikakasal? Naku, ano ba naman yan? Death card? Nakakatakot naman po yan. Mamamatay na ba ako? Hindi naman porke death card, ibig sabihin kagad literal na may mamamatay. Nararamdaman ko na yung ibig sabihin nito ay may mga
pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Okay. Sa career o sa family? Sa pag-ibig. Naku, mambababae ba yung boyfriend ko? Mas nararamdaman ko na enerhiya mo ito. At sa tingin ko, ikaw yung malalagay sa posisyon na kailangan mong mamili. Ano pong ibig niyong sabihin? Merong kang makikilala. Soulmate card? Itong darating sa'yo, matagal mo nang kakilala. Pero sa buhay na ito, ngayon pa lamang kayo magkikita. Ilang mga nakaraang buhay na kayong nagkikita at meron din na hindi. Pero sa lahat ng yun, hindi kayo nagkakatuluyan. Siya ang soulmate mo. Paano ko po siya makikilala? Unang pagkikita niyo pa lang, malalab at first sight na kayo sa isa't isa. Magugustuhan niyo na ang isa't isa. Matangkad siya, malapad ang mga balikat, moreno, at pareho kayo ng mga interes at mga pinagdaanan sa buhay. Paano niyo po nalaman? Ay, joke lang po. Sorry. Alam kong hindi lahat naniniwala sa hula. Pero wala rin namang pilitan ito. Nasa inyo kung maniniwala kayo. Naku, na-offend ko po yata kayo. Pasensya na po talaga ha. Biro lang po yun. Walang kaso sa akin yun kasi ikaw naman yung lumapit sa akin . Kung ano yung lumabas sa mga baraha, hindi ko na kontrolado yun. Naiintindihan ko naman po, kaya pasensya na talaga kung nagbiru pa ako ng ganun. Huwag ka nang mag-alala, Iha. Ayos lang yun. Basta't yung trabaho ko lang ay manghula. Kayo pa rin yung may control sa magiging kapalaran ninyo. Salamat po. Pero, Iha, payo lang ito ha. Pag dumating na sa puntong kailangan mo nang pumili, pag-isipan mo nang mabuti. Patatagin mo ang loob mo para pagdating ng pagsubok na yun sa'yo, buong-buo kang makakapagdesisyon. Nako, salamat po ha. Pero sana po hindi yun mangyari. Masaya na po ako sa boyfriend ko at sapat na po siya para sa akin. Hindi magiging madali ang lahat, gaya ng iniisip mo, Iha. Kayo naman po, parang tinatakot nyo na ako niyan . Hindi kita tinatakot. Lahat ng sinabi ko, pwedeng gabay mo lang. Ikaw pa rin yung gagawa ng kapalaran mo. Sabi nyo nga po kanina. Paano po, lalabas na po ako. Ito po yung bayad ko. Salamat po. Alam kong nauunawaan mo yung mga sinabi ko. Umayon sana sa'yo ang pagkakataon, Iha. Papa Dudot, pinagkibit balikat ko na lamang yung mga sinabi sa akin noong manghuhula ng panahon na yon. Hindi ko naman kasi talaga gustong seryosohin yon, lalo na hindi naman talaga ako naniniwala. Kesa naman magsayang ako ng oras at magpanggap na naniniwala talaga ako sa tadhana ay hindi ko na lamang yon masyado pang inisip. Medyo nakalimutan ko na nga rin yung mga sinabi ng manghuhula matapos lang ang ilang araw. Nagpatuloy yung buhay ko. Tuloy-tuloy ang pasok ng mga kliyente sa aming events company at masaya naman kami ni Nico. Hindi lang dahil pareho kaming nakikinabang sa negosyong yon, kundi nandun din yung puso naming dalawa. Mahirap din naman at nakakapagod pero masasabi kong sulit naman ang bawat oras na ginugugol namin sa napili naming negosyo. Makalipas nga ang isang buwan, magpapasko noon. Nang hindi ko inaasahang magpo-propose na sa akin si Nico. Sinagot ko rin naman kaagad siya at tinanggap ko yung alok niyang kasal.
Medyo madamdamin pa nga noong binigay ko yung matamis kong oo sa kanya. Pero dahil din sa hindi inaasahang trahedya sa pamilya, namatayan kasi si Nico ng malapit na kamag-anak. Ilang linggo lang matapos yung proposal niya, kaya inatras muna namin yung kasal. Wala namang masama kung susundin namin yung pamahiin, lalo na't marami pa naman kaming oras para sa kasal. Hindi naman yun naging problema sa amin. Ang mahalaga na lang ay engaged na kaming dalawa, Papa Dudut. Naisip pa nga namin na mas makakabuti yon para mapag-ipunan pa namin ang mga gastusin dahil malaki yung mga angka namin. Kapag malaki yung naipon naming budget, mas marami kaming maibitahang kamag-anak kung sakali. Hanggang sa nakakuha kami ng isang medyo malaking out-of-town project mula sa kaibigan ni Nico para sa 5th anniversary ng kumpanya na pinagtatrabahuhan nito. At dahil sa Iloilo gaganapin yung event ay bumiyahe kami ni Nico papunta roon a few weeks bago yung event. At doon ko na nga nakilala yung tao na unti-unting magpapabago ng pananaw ko pagdating sa tadhana. Hi Peter! Uy! Hi Vanessa! Ikaw yung marketing manager dito, di ba? Naku, sorry talaga kung hindi makakapunta si Nico ngayon. Umatake kasi ang gastritis niya, kaya sabi ko, magpahinga na lang muna siya sa hotel. Since ako rin naman talaga yung nag-handle ng creative side ng kumpanya, okay lang na tayo na munang mag-usap. Sana makarecover siya agad. Ayos lang naman kung hindi siya makakapunta ngayon. Ang importante, mapag-usapan natin kung paano uusad yung event. Sandali, nagkita na ba tayo dati? Hindi ako sure eh. Pero pamilyar ka. Uy! By the way, hometown mo rin ba itong Iloilo? Hindi. Sa Manila ako pinanganak at lumaki. Oh, baka doon tayo nag-meet somewhere tapos di lang natin maalala. Doon ako nag-college eh. Ah, okay. Sa Baguio naman ako nag-college. Kinailangan ko kasing alagaan yung mama ko. Only child kasi ako eh. Kaya walang ibang mag-aalaga nung time na yon. Talaga? Only child ka? Only child din ako. Pero ako naman, naghiwalay mama at papa ko nung magka-college na ako. Kinuha ako ni papa tapos pinag-aral niya ako sa Manila. Naghiwalay din yung mama at papa ko nung 16 ako. Wow, talaga? Kailangan na pala natin pumasok dun sa venue. Kasi 1 hour lang pwedeng kausapin yung manager. Maaga pa naman. Ano pa lang oh? 11:11 AM. Wow, synchronicity. Anong sinabi mo? Wala. Naaaliw lang kasi ako 11:11 yung oras. Tara, labas na tayo. Nga pala, anong meron sa 11:11? Sales sa mga online shopping platform? Palabiro ka rin pala. Pero seryoso, ano nga? Well, bukod sa angel number daw yon, tapos nauso rin yung mga crush-crush na yan, parang sinasabi nung synchronicity na yon na, you're the one I'm wishing for. Oh, ba't parang natigilan ka? Ha? Wala. Wala lang yon. Huwag mo akong pansinin. Tara, bilisan na natin maglakad. Papa Dudut, nung unang beses kaming magtagpo ni Peter, ay may kakaiba na akong nararamdaman. Hindi naman siya yung tipong kagwapuhan, pero meron talagang something sa kanya na tila humihila sa akin na parang magnet. At tama rin ang nabanggit niya na parang ang tagal na naming magkakilala. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit ganon ko na lamang siya kabilis na nakagaana ng loob. Yung kahit isang beses pa lamang kaming nagkausap, yung naging closeness namin ay parang taon na kaagad yung lumipas. At sa tingin ko ay yung attraction na nararamdaman ko ay naramdaman niya rin. Buong araw kaming magkasama noon dahil sa trabaho. At kahit para naman sa trabaho yung pagsasama namin noong araw na yon. Aaminin ko na for the first time matapos ang ilang taon ay nakaramdam ulit ako ng kilig. Kahit na meron akong nagiging crush sa 5 years namin ni Nico, hindi ganon yung naramdaman ko. Kaya mas lalo akong nalito at nahiwagaan ng sandaling yon.
May mga bagay na tumatakbo sa isipan ko pero pinipigilan ko na yon na madugtungan pa. Itinatako sa isipan ko na mahal ko si Nico at siya lang yung nagpakilig sa akin sa loob ng 5 taong relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, aminado ako noon na hindi lang simpleng kilig yung nararamdaman ko. Noong nakasama ko si Peter, tingin ko ay mas malalim pa yon doon. Hindi rin kami yung romantic na parang high school, kundi kilig na parang tumatagos sa buong pagkatao ko. Alam kong mali na maramdaman ko yon habang kami pa ni Nico. At hindi lang basta kami, kundi engaged na. Konting kembot na lang at ikakasal na kaming dalawa. Pero hindi ko alam kung bakit parang sinusubok ako ng tadhana. Hindi ko maipaliwanag, Papa Dudut. Pero sa buong araw na magkasama at magkausap kami noon ni Peter, feeling ko ay may nabuksan sa aking puso't isipan. Parang napuno ako ng liwanag at ligaya. Parang ang mundo ay napuno ng mahika. First time ko kasing maranasan yung ganong feeling sa tanan ng buhay ko. Ayaw ko mang aminin pero ang totoo, mas matindi ang kilig na bumabalot sa aking katawan noong araw na yon kesa sa kilig na nararamdaman ko sa buong pagsasama namin ng taong malapit ko nang pakasalan. Ang ganda pala dito sa Iloilo, no? May urban area, may nature, may music and arts. Meron din naman sa ibang lugar pero iba pa rin yung feeling pag nandito talaga. Ano bang mas trip mo? Sea person ka ba o mountain person? Ayoko sa dagat. Mas gusto ko yung mga bundok o bukid. Ako rin, mas gusto ko yung mga yan. Feeling ko may phobia yata ako sa tubig eh. Pakiramdam ko kasi para ako malulunod kapag nakakakita ako ng dagat. Mas gusto ko rin yung mga puno-puno, tapos hiking, ganun. Siguro may experience ka na munti ka nang malunod nung bata ka pa. O baka hindi ka marunong lumangoy kaya katakot sa dagat. Nakuha mo, hindi nga ako marunong lumangoy. Ikaw ba? Anong kinatatakutan mo? Parang ganun din. Medyo takot din ako sa dagat kasi hindi ako marunong lumangoy. Tsaka takot din ako sa mga uod, bulate, mga ganun. Ganun? Hina mo naman? Wala ka pala eh. Aray! Nakakainis ka! Uy, kakakilala pa lang natin, nananakit ka na. Sumayon. Che, ikaw naman kasi. Uy, alam mo, parang ang saya mag-hiking dito. Wow! Bilis magbago ng mood ah. Ay, sandali lang. Uy! Grabe ka! Bigla-bigla ka namang lumiliko. La, bakit bigla tayong napunta dito sa rough road? Sorry, may naalala lang kasi ako. May papakita ako sa'yo. Ang dilim naman dito. Dito lang banda madilim. Paglagpas natin ang daan na to, maliwanag na. Makikita mo. Malayo pa ba? Malapit na tayo. Oh, nandito na tayo. Ang liwanag nga rito. Tama ka. Baba tayo. Ha? Baba tayo ng sasakyan. May papakita ako sa'yo. Okay. Daan-daan sa paglakad, ha? Ito yung gusto kong ipakita sa'yo. Oh my gosh! Ang ganda! Secret spot ko to. Dito ako pumupunta pag malungkot ako o kaya pagka gusto kong tumakas sa mundo. Ako lang ang nakakaalam nitong lugar na to. Pero ngayon, alam mo na rin, dalawa na tayo. Yung mga ilaw sa baba parang mga star. Ang galing! Sa umaga maganda rin dito. Yung mga bahay na nakikita mo, ang liliit lang, parang mga laruan. Tapos marirealize mo na ang liit mo pala, tapos napakalaki ng mundo. Salamat sa pagdala mo sa akin dito. Oh, tingnan mo! Ang ganda ng buwan! Sabi nila, blue moon daw yan. Anong ibig sabihin nun?
Sa totoo lang, hindi ako sigurado. Pero ang sabi, swerte daw yan. Since madalang yan mangyari. Naniniwala ka ba sa mga ganun? Hindi masyado, pero parang gusto ko nang maniwala ngayon. Ako rin. Oh, nagri-ring nga ta phone mo. Ay, oo nga. Excuse ha, sagutin ko lang to. Sige lang. Hi. Oo, pabalik na ako sa hotel. Kumain ka na? Sige, sabay na tayo pagdating ko. I love you too. Bye. Asawa mo? Hindi, fiancé pa lang. Pareho pala tayo. May fiancé ka na rin? Oo. Tara, hatid na kita sa hotel. Baka nag-aalala na fiancé mo sa'yo. Sige, tayo na. Tayo na? Hindi pa nga ako nanliligaw, sinagot mo na ako agad. Sira, ang ibig kong sabihin, tayo na sa kotse mo. Eto na nga po ma'am, naglalakad na. Wait lang pala, may itatanong lang ako. Ano yun? Di ba sabi mo, ikaw palang nakakaalam ng lugar na to? Oo, bakit? Ba't ako yung dinala mo rito? Wala lang, huwag mo na isipin yun. Halika na, hatid na kita. Baka mamaya bombahin ako ng fiancé mo eh. Mula umaga hanggang gabi, magkausap kami noong araw na yon, Papa Dudut. Medyo na-late pa ako nang balik sa hotel kasi nga ay bigla akong dinala ni Peter sa isang secret spot niya. Isang lugar na espesyal para sa kanya. At aminin ko na hindi ko yon inaasahan. Sino ba ako para dalhin doon? E sa pakiwari ko ay hindi pa kami gaanong ka-close ni Peter ng panahon na yon. Sa tagal ng kwentuhan namin habang nasa biyahe papunta sa hotel na tinutuluyan namin ni Nico, doon na nagkwento si Peter tungkol sa fiancé niya. Sa tingin ko ay nagulat siya noong nalaman niya na may fiancé na ako. Tulad ng pagkagulat ko noong malamang ko na meron na rin siya. Kahit na hindi namin sabihin, pareho naming inakala na single pa ang isa't isa. Ang weird kasi, parang sinadya namin na buong araw iniwasan na mapag-usapan ang tungkol sa mga status namin. Nang matapos yung araw na yon, pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala. Sa dami ng napagkwentuhan naming dalawa ay halos makilala na namin ng lubos ang isa't isa. Yung parang ang gaan lang ng feeling namin ang time na yon. At doon ko na nga ulit naalala yung hula sa akin noong tarot reader. Tumayo ang balahibo ko noon noong ma-realize ko na matangkad pala si Peter, Moreno, malapad ang balikat at pareho kami ng mga pinagdaadaanan sa buhay. Napaisip ako kung siya nga kaya ang soulmate ko na sinasabi ng manghuhula. Pero nang sumunod na araw ay nagbago ang dynamics namin ni Peter. Bumuti na kasi ang pakiramdam ni Nico kaya nagkakilala na rin sila. Kami naman ni Peter ay biglang parang naging platonic. Pero nandun pa rin yung mga sandaling nagkakahulihan kami ng tingin. Tapos ay iiwas din. Sa point na yon ay naisip ko kung totoo nga kaya yung nararamdaman ko o baka ako lang talaga ang nakakaramdam noon. Isang araw bago yung flight namin ni Nico pabalik ng Maynila. Kakatapos lang namin ang meeting noon nang matsyempohan ako ni Peter sa may Museo Iloilo along Bonifacio Drive. Vanessa! Oh! Peter! Pabalik ka na ng hotel? Hindi pa, mamimili muna ako ng mga pasalubong. Ah, okay. Gusto mo samahan kita? Ha? Sure ka? Baka may gagawin ka pa ha? Wala na akong gagawin, kaya halika na. Subakay ka na. Ay, sandali, bababa ako para… Huwag ka nang bumaba, ano ka ba? Ako na lang magbubukas ng pinto, okay lang naman. Seatbelt please. Ay, sorry. Okay lang. Ayan. Nga pala, bukas na flight nyo? Oo eh. Baka pala pumunta ako ng Manila next month. Sana pwede tayo magkape pag bakante. Sure, gusto ko yan.
Wait lang ha, kukuha lang ako ng tissue. Meron ka kasing pintura sa kaliwang tenga. Punasan ko ha. Ha? Hala, ako na. Ako na lang. Ako na, pinupunasan ko na eh. Sige na nga. Ano ba yan? Ayaw matanggal. Lapit ka ng konti. Ha? Okay. Bakit? Bakit pati yung amoy mo pamilyar? Ikaw rin. Peter, sorry. Hindi natin dapat ginawa to. Nagsisisi ka ba? Hindi, pero... Hindi ko rin pinagsisisihan. Kaya hindi mo kailangan mag-sorry. Ginusto naman natin pareho, di ba? Pero may fiancé na ako. Hindi na to pwede. Hindi na dapat maulit. Akala ko ba hindi ka nagsisisi? Alam ko rin naman na mali to eh, pero mamimiss talaga kasi kita ng sobra. Mamimiss din kita. Sobra. Pati ba tong ginawa natin? Mamimiss mo? Alam mo naman siguro ang sagot sa tanong mo na yon. Binibiro lang kita. Huwag ka nga masyadong seryoso dyan. Huwag mo nalang isipin yung nangyari. Ha? Okay lang ba yun? Ha? Okay. Akala ko lang kasi... Huwag na nga. Huwag na nating istresin mga sarili natin sa pag-iisip ng kung ano-ano. Enjoy na lang natin tong temporary escape natin. Temporary escape talaga? Bakit? Hindi ka ba masaya sa buhay mo ngayon? Masaya naman. Pero mas naging masaya pa ngayon. Ganon? Paano mo naman nasabi? Di ko alam eh. Basta bigla ako na lang naramdaman yun. Alam mo, gets kita. Ganyan din kasi ako ngayon pero... Pero ano? Naguguluhan ako. Di ko nga alam kung tama ba na ma-feel ko yung ganong saya. Mas maluwag kung magiging malaya ka sa nararamdaman mo. Pero mas maganda kung aalis na tayo. Kasi di ba magsha-shopping ka pa? Oh my gosh, hala! Feeling ko nakarating na tayo sa pupuntahan natin. Ano ba itong nangyayari sa akin? Alam mo, mas mabuti talaga na samahan kita. Mukhang kailangan mo nang makakausap eh. Huwag kang mag-alala. Di ko gagawing boring yung mga oras na kasama mo ko. Sure ka ba talaga? Baka mamaya... Mamaya, uuwi na rin tayo. Yun yun. Sira ka talaga. Tara na nga, mag-drive ka na. Aba, demanding ha? Girlfriend? Ah, ganun? Ikaw... Biro lang. Papadudot, bagamat naiintindihan at alam na namin na pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa, nagpapasalamat pa rin ako noon dahil napigilan namin yon. Tama na yung isang beses na nadala kami sa emosyon kaya nagkataong nagsalo kaming dalawa sa isang mainit na halikan. Pero may parte pa rin sa isip ko na hindi yon pinagsisisihan. Kahit kasi pigilan ko ang sarili ko ay naroon pa rin yung kilig na tanging ako lang ang nakakaalam. Ngunit aaminin ko na sa puntong yon, handa na rin talaga akong talikuran ang lahat para kay Peter. Kahit na isang linggo pa lang kaming magkakilala noong panahong yon. Sa puntong yon ay tinanggap ko na ang soulmate ko nga siya at baka kami nga ang tinadhana para sa isa't isa. Bumalik kami ni Nico sa Manila na parang walang nangyari. Pero sa akin, ang laki na ng nagbago. Mahal ko pa rin si Nico pero ang pagkatao ko ay tila nabiyak at nahati sa dalawa. At yung kalahati ay naiwan kay Peter. Hindi ko alam kung papaano pipigilan yung sarili ko sa nararamdaman ko. Lalo na't sigurado na din ako noon na mahal ko na rin si Peter. At sa bawat oras na malayo kami sa isa't isa, ay hinahanap-hanap ko yung presensya niya. Alam ko na rin ang mga oras na yon na hindi na magiging tulad ng dati yung nararamdaman ko para kay Nico dahil hindi ko na kayang burahin sa sistema ko si Peter, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot, lumipas ang mga linggo na halos walang development sa amin ni Peter. Kahit kasi na-add na namin ang isa't isa sa Facebook ay hindi rin naman kami nagkakausap. Yung parang naghihintayan kami kung sino ang unang magbubukas ng usapan at naiintindihan ko naman kung ano yung pumipigil sa amin noon. Sa tingin ko rin, yun yung tamang gawin. Kaya naman ang nangyari hanggang pag-like na lamang kami ng mga post ng isa't isa online. Nakita ko na rin kasi sa mga post ni Peter yung fiancé niya. Maganda siya, medyo nakaramdam ako ng selos pero nakaget over din naman kagad ako dahil alam ko na mali yon at wala akong karapatan. Tapos nung nag-birthday ako ay sakalang siya nagparamdam muli. Binati niya ako dahil lumabas daw sa notification niya. At doon na rin niya sinabi sa akin na sa susunod na linggo, birthday naman niya. Nang moment na sinabi niya yon, nanumbalik ulit sa akin lahat ng synchronicities namin. At bumalik na naman sa akin yung kilig at deep feelings ko para sa kanya ng ganon kabilis. Sabi pa niya ay pupunta raw siya ng Maynila para doon mag-birthday at para na rin makapag-isip-isip. Nang tanungin ko kung ano ang dahilan at kailangan niyang mag-isip-isip, hindi ko inaasahan na sasabihin niyang nakipaghiwalay na raw siya sa fiancé niya. Doon na rin niya ako in-invite na makipagkita sa kanya, Papa Dudut. Buti na lang dito mo ako dinala sa Manila Bay Area. Matagal ko lang gustong pumasyal dito eh. Nga pala, salamat at kinita mo ako. Bakit naman hindi? Magkwento ka. Kumusta ka naman? Okay naman ako. Actually, okay na. 2 weeks ago, masakit pa eh. Pero ngayon, magaan na. Feeling ko tama lang din yung naging desisyon ko. Wala akong pinagsisisihan. Ikaw yung nakipaghiwalay? Oo. Kasi alam ko namang may mali na eh. Kaya ayun, ako na yung nagkusa. Kesa naman patagalin ko pa tapos ang ending, masasaktan lang din naman siya. Bakit? Paanong masasaktan? Anong ginawa mo? Sabihin na lang natin na naramdaman ko na lang na hindi ko na siya mahal. Parang na-fall out of love ako bigla. Akala ko nga nabibigla lang ako eh. Baka kailangan lang namin ng time na magkasama. Pero wala na talaga eh. Yun na yun. Pero nag-hold on pa rin ako ng mga ilang linggo. Sinubukan kong labanan yung nararamdaman ko. Pero hindi siya maalis-alis eh. Pakiramdam ko, may iba na akong gusto. Feeling ko, in love na ako sa ibang babae. Sino? I mean, kanino ka na in love ngayon? Vanessa, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko na wala na akong masyadong oras para patuloy ko pang itago to. Pero simula nung nakilala kita, nung nahalikan kita, nung mga sandaling nagkasama tayo, hindi ka na nawala sa isip ko. Ako? Nung una kitang makita, iba na yung pakiramdam ko. Akala ko simpleng crush lang na mawawala rin paglipas ng mga araw. Pero alam din naman natin na hindi na tayo mga bata para sa simpleng crush lang. Mas lalo lang kasing lumakas yung nararamdaman ko na yon. Matapos kitang halikan. Hindi ko maipaliwanag eh, pero... Pero parang tayo yung nakalaan para sa isa't isa. Oo, ganun nga. Kayo pa rin ba ni Nico? Oo. May balak ka bang iwan siya? Hindi ko alam, Peter. Tatanungin kita ngayon, Vanessa. Kasi gusto ko namang galing mismo sa bibig mo yung sagot. Pareho ba tayo ng nararamdaman sa isa't isa? Mahal mo na rin ba ako? Oo. Oo. Mahal na rin kita. Pero mali ito eh. Maling-mali. Ikakasal na kami ni Nico. Kung mahal mo na rin pala ako, di makipaghiwalay ka na sa kanya. Niloloko mo na lang siya. Hindi ko alam. Pero ang hirap. Hindi ako kasing tapang mo para gawin yun. Ang daming pwedeng mangyari kapag sinabi ko to sa kanya. Sa tingin mo ba, magiging masaya rin tayo pagkatapos nun? May mga masasaktan tayong tao. Gusto kitang yakapin ngayon. Gustong gusto rin kitang halikan. Pero alam ko na hindi pwede.
Pwede bang hawakan ko na lang tong kamay mo? Sige. I'm sorry, Vanessa, pero hindi ko lang mapigilan itanong. Pwede ba kitang halikan ngayon? Ano? Nasa public place tayo. Kung ganun, di wag tayo dito. Pero saan naman tayo pupunta? Alam kong alam mo yung ibig kong sabihin. Alam kong nakuha mo yung sinasabi ko. Pero kung alanganin ka, maiintindihan ko. Basta gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Yun yung sigurado ako. At pasensya ka na talaga, hindi ko lang mapigilan yung sarili ko na iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi ko talaga alam kung tama pa ba itong gagawin natin. Alam mong mali ito, pero natatabunan yung takot ng pagmamahal mo para sa akin. Kaya parang tama na rin. Pasensya ka na. Ayaw sana talaga kitang ilagay sa sitwasyon na to eh, pero baka kailangan mo nang mamili. Kailangan ko ng oras, Peter. Ayoko pang magdesisyon sa ngayon. Please, sana naman maintindihan mo yun. Okay, sige. Maghihintay ako kung kailan ka magiging ready. Hihintayin kita, Vanessa. Hihintayin ko yung magiging sagot mo. Nang mga sandaling yon, Papa Dudot, ay hindi ko alam kung bakit biglang parang hindi ko na kailangan ng oras para pag-isipan ng maigi yung magiging sagot ko kay Peter. Kagaya ng mga himala at synchronicities naming dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon na tila inadya rin ang tadhana ay biglang dumating ang nakababatang kapatid naman ni Nico sa lugar mismo kung saan kami nag-uusap ni Peter. Handa na sana akong magbigay ng sagot sa kanya noon pero parang natauhan ako at bigla ko naalala ang fiancé ko na si Nico. Pakiramdam ko tuloy ay pinaglalaruan ako ng tadhana noon. At sinusubukan ako kung mas dapat ko bang sundin ang puso ko o dapat ko nang tigilan ang ginagawa ko. Pero naging mapangahas ako. Alam ko na pwede akong mahusgahan ang mga nakikinig ngayon dahil sa katangahan kong yon at pag-cheat sa fiancé ko. Pero halos hindi ko na rin makilala ang sarili ko. Kahit ako, noong panahon na yon kulang din na pagtanto na kaya ko palang gawin yung mga ganong bagay. Nang gabi bago bumalik si Peter sa Iloilo ay niyaya niya ulit akong makipagkita. At sa pagkakataong yun ay sa hotel na tinutuluyan na niya kami tumambay. Nag-inuman kami sa bar sa lobby ng hotel. Nag-enjoy kami na parang pareho kaming single ng mga sandaling yun. Hindi ko na naisip si Nico at yung pinaplano naming kasal. Bago ko pa mamamalayan ay lasing na kami noon. At ganito nga yung nangyari, Papa Dudut. Okay ka lang ba? Okay lang. Medyo masakit lang ulo ko. Gusto mo munang magpahinga o mahiga? Nasa fourth floor yung kwarto ko. Sige. Tara. Daan-daan lang sa paglakad, ha? Ito na yung elevator. Pasok na tayo. Okay. Buti malapit lang tong elevator paglabas ng bar nitong hotel. Oo nga. Gusto ko na talagang humiga. Nasusuka ako. Parang binibiyak yung ulo ko. Nahihilo na ako. Pakapit nga, please. Kapit ka lang. Tsaka hawak din naman kita. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala. Kung gusto mo nga, kahit buhatin pa kita eh. Tapos bridal style, ganon. Pwede naman. Basta paninindigan mo ako. Saka na pag nabuntis na kita. Di ba dapat ako magsabi niyan? Oh, nandito na tayo. Sandali, bubuksan ko lang yung pinto. Tara sa loob. Alalayan na kita. Dahan-dahan. Upo ka muna sa kama. Mukhang nalasing ka talaga. Dito ko na lang kaya matulog. Peter, hindi pwede.
Magpapahinga lang ako sandali tapos alis na rin ako maya-maya. Okay, ikaw ang bahala. Pero sige, magpahinga ka na muna dyan. Okay. Okay lang ba kung tabihan kita? Sige. Vanessa? Ano yon? Pwede ba kitang halikan? Please? Okay. Wrong timing naman, oh. Tignan mo na kung sino yun. Sandali nga. Sino yan? Nico? Ayup ka! Nico! Brad! Nico! Anong ginagawa mo rito? Gawang anong ginagawa rito? Kailan niyo pa ako niloloko? Sorry! Patawarin mo ako, Nico! Vanessa, 5 taon na tayo! Tapos ipagpapalit mo lang ako sa lalaking to! At mismo kapatid ko pa nakahuli sa inyo! Sorry talaga! Kinailangan pa kitang bantayan! Kinailangan ko pa kayong sundan! Pinagmukha mo akong tanga, Vanessa! Ang bababoy niyo! Nico! I'm sorry! Wala lang naman to eh! Wala lang? Anong ibig mong sabihin wala lang? Sumasagot ka pang hayop ka! Kapal din ang mukha mo! At talagang umaasa ka pa na may ibig sabihin niyang ginagawa niyo! Nico! Wow! Ulangiya ka! Mapapatikit ang hayop ka! Sabing tumigil na kayo eh! Ano ba? Vanessa! Iwanan mo na si Nico! Huwag mo nang lukohin ang sarili mo! Naku, bandikta si Vanessa! Talagang gusto mong basahin ko yung mukha mo! Nico! Tama na! Mahal ko siya! Mahal ko si Peter! Huwag mo nang ulitin yung sinabi mo! Ikakasala tayo kaya pagbibigyan kita! Sige, patatawarin kita! Bibigyan ka tanay sa buwan para tanggalin sa sistema mo itong walang iyan lalaking to! Pagkatapos nun, tatanggapin ulit kita! Nico! Ayusin mo yung sarili mo! Hihintayin kita sa labi! Ano yung eksena mo kanina, Vanessa? Di ba sabi ko sa'yo, hiwalayan mo na siya? Tingnan mo yung nangyari! Hindi ko siya inaasahan kaya nasaktan niya ako! Hindi ako nakabawi! Nasaktan niya tayong dalawa! Anong plano mo ngayon? Iiwan mo na ba siya? Pwede ba? Tingilan mo muna ako ng kakatanong mo niyan! Huwag muna ngayon! Nakita mo naman kung anong nangyari, di ba? Tapos gusto mo agad na makapagdesisyon ako? Hindi ako robot na walang pakiramdam. Hindi ito madali sa akin dahil nagkamali ako. Ako yung may kasalanan. Pero mahal na mahal kita. Handa akong panindigan ka. Kaya rin kitang pakasalan, Vanessa. Basta piliin mo lang ako. Nasabi ko na, di ba? Kaya please, huwag muna ngayon. Kailangan ko nang umalis. Ihahatid na kita. Hindi! Kaya ko mag-isa. Kailangan kong mapag-isa. Mag-iisang buwan na rin mula nang mahuli kami ni Nico sa hotel, Papa Dudut. Minabuti ko na munang magpakalayo-layo kay Peter, ganoon na rin ang ginawa ko kay Nico. Gulong-gulo pa rin kasi ang isipan ko at hindi ko pa kayang harapin sinuman sa kanilang dalawa. Sa ngayon ay nandito ako sa nanay ko sa Baguio para makapag-isip-isip. Ngunit palapit na rin ng palapit ang deadline na ibinigay sa akin ni Nico. Kailangan ko nang mag-decide matapos ang palugit na ibinigay niya. Kasi bukod sa relasyon namin ay nakataya din ang kahihiyan ko. Maswerte lang ako na pinili pa rin ni Nico na pagtakpan ang nagawa kong kasalanan sa kanya. Pero aaminin ko na mahal ko pa rin si Peter, Papa Dudut. Pero simula nang mangyari yung pagkahuli sa amin ni Nico ay unti-unti na rin tinalo ng takot yung nararamdaman ko para sa kanya. Takot na baka nabulag lamang ako sa kanya. Baka nadala lang sa mga ipinapakita niya sa akin tuwing kasama ko siya. Baka mali talaga na pinapaniwalaan namin na soulmates kaming dalawa. Isa pa, pag nagkataon
Natatakot din akong sabihin sa mga kaibigan at mga kamag-anak namin ni Nico na hindi na namin itutuloy pa ang kasal. At higit sa lahat ay paano kung pagsubok lang pala ang mga nangyari. Pero si Nico naman pala yung talagang gusto ko at mahal ko. Litong-lito na po ako, Papa Dudut. Sana po ay matulungan ninyo ako. Sa ngayon, hanggang dito na lamang po muna ang sulat ko. Nais ko rin pong sanang humingi ng payo sa mga nakikinig. Naintindihan ko na pwede akong mahusgahan ng iba. Pero handa akong makinig sa mga opinyon ng bawat isa. Hinanda ko na ang sarili ko bago ko pa isulat ang kwento ng pag-ibig ko. Handa na rin ang aking pagkatao bago pa ako magpa siyang ibahagi ito sa Barangay Love Stories para mapakinggan ang mga kapwa kabarangay ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, and more power po sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS, the number one palagi sa puso ng mga Pilipino. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Vanessa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!